Ang mapagpalang araw sa lahat ng aking mga friends na nagsusubaybay sa aking YouTube channel. Ngayon nga po ay naparito ako sa Colase Antique upang magatid ng konting tulong at the same time yung padala ni Ma'am Marisa Perstil na bouquet of flowers para sa isa nating kababayan na na-OFW mula sa Kuwait, na marami pa sanang pangarap, maraming plano, maraming gusto para sa pamilya. Sabi nga niya sa kanyang pag-uwi, magninegosyo siya, magkaroon ng isang babuyan. Ngunit isang nakakagimbal, no, na balita din ang nangyari na isa na siyang malamig na bangkay sa kanyang pag-uwi. Kaya yung ating bayaning OFW na si Ma'am Linsky Mendoza ay dito, no, na nakahimlay sa ang kanyang labi, no, nakahimlay dito sa tahanan ng isa sa asawa ng kanyang anak. Na kahit ako rin, no, nalungkot sa huling mga panahon na siya ay nag-chat, na hindi ko rin siya, no, hindi ko siya, ito siya na-meet o nakilala personally, pero isa sa kababayan natin mula dito sa Colase Antique na nagtatrabaho sa Kuwait, Ma'am Linsky Mendoza, ay dumating na yung kanyang mga labi dito sa kanyang pamilya sa Colase Antique, no. Poblasyon, sakop pa rin ito ng poblasyon ng Colase Antique. Ma'am, amo yan ang balay ni Ma'am Linsky Mendoza. Good afternoon, ma'am. Amo yan si Ma'am Linsky Mendoza, ma'am. Nanay mo. From Kuwait. Kasano ta na nag-abot, ma'am, ng bangkay? Sa balay kang bana. Kaya ang amon balay rito sa naba. Guba ng gid sir bay. O mura nga nag ang kano tanas sa guwa kay gusto na nang mapakidaan da adra. Igari nga niya mura na tagbuan na. Nuguli na pamanda adra. Mga saan o tanah dad mo din? Kang ano mong April ana nga end contract na. So na extend ng tanah. Kay siguro may ginabatsyag tanah blara na. Tapos siguro yung pabulungan ni tanah ka na amo. Ti magano tanda nga, i-decide na papopera na. Kaya siguro hindi naman kaya rin ang sakit na ginabatsyag na. Tiging pagamot na ka ng amo. So si Ma'am Linsky Mendoza sa tunay na buhay ay pangalan niya, ma'am? Jolinda Padroncillo. Jolinda Padroncillo. Paano, ma'am, naging Linsky Mendoza yung kanyang ano Facebook account? Ang ginbutang na lang kay Duro Abian na account mo, sir. Di may dati na pa na nga Jolinda yung gamit. Siguro nalipatan ng password. Nagburata na pa ni Bag. Isadla lang sir, kaya nalat talaga. Ba'am? So ma'am, nung nakita namin sa Facebook yung kanyang, yung nangyari sa kanya, isa nga sa kababayan natin mula sa ano, ma'am, sa Germany, no? Nagpaabot ng pakikiramay si Ma'am Marisa Perstil at Benedicto family ng Esperanza Colase. So pwede ba natin malagay doon ito ngayon? Ilan kayo magkapatid, ma'am? Bali, apat kami, sir. Yung ano ko, kanin mo. Kanin mo.
So ito na ngayon yung labi. Ito na yung mga labi ni Ma'am Linsky Mendoza. Ma'am Tatubang. Tama, ma'am. Yan yung sabi niya. Dekat po. So, ito na yung labi ni Ma'am Linsky Mendoza sa kanyang Facebook account sa tunay na buhay, Jolinda Pedro Linso, ma'am? Padron Silio. Ano yung kanyang, ilang taon na siya sa Kuwait, ma'am? 2 years na, sir, kang April 2. So, first time niya ngayon nag-Kuwait. First time naman nag-abroad. First time na lang nag-abroad, ma'am, para sa inyo. So, kaya may guys kila pa kaya ko, sir. Tapos may bunso pa ko mga guys kila man high school. Kaya mo ron. Kagsarap pa. Gusto niya din kasi mapayos yung bahay namin sa Nabao. Mm. At taga Nabao, gigali ka mo. So, ang handam na nga para sa pamilya, mabuligan. So, anong cause kang death na ma'am? Sa operate, nung time na inoperahan siya, sir, di, tapos ng operasyon, hindi na siya nagising. Kumbaga na-coma siya. Dahil sa blood clot daw sa puso. Pero wala namang ano yung amo niya, mabait yung amo kasi ginastos ako siya po ulit dito. Tapos nag-contact, may contact man talaga sa'yo? Oo, pag after ng operation niya, nagtawag talaga yung amo niya mismo sa amin na ganun si mama, hindi niya nakayanan. So, ngayon, nagbulig man sanda? Ang gastos lang, sir, pauwi niya. So ito, dito na ito sa Pilipinas, ginawa kasi nakita ko yung ataol niya parang iba, pinalitan na. Oo. Yung puti, yung nakalagay siya yun sa puting kahon. So hindi rin ka mo nagpamangkot or nag-imbestiga? Alam naman namin na, sir, kay buhay pa yung nanay ko, talagang sinasabi niya sa amin na yung nga, makupera siya, tapos may in-scan kasi yung katawan niya, marami din siyang sakit. Tapos yun. Madalas naman kami mag-usap, okay naman daw siya doon, mabait yung amo mo. So, nakakalungkot, no? Dahil marami sanang pangarap ang nanay mo. Sabi nga niya, pag umuwi siya, gagawa daw siya ng negosyo. Tapos magkakaroon ng pagkuya. Kasi kumbaga, isa na yung naipon niya doon sa abang bansa. Mampuhunan niya. Kasi wala na rin kasi kami yung tatay. Ikailan ikaw, ma'am, sa magkakapatid? Pangalawa po. Pedron Silio talaga, apelyido niyo? Hindi Mendoza? Lang yun, maidens, Mendoza siya. So, ayan, yung pangarap sana ni Ma'am Linsky Mendoza na mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanyang pamilya, yung kanyang anak, ito yung kanyang sinapit doon sa Kuwait. Nagkaroon siya ng malubhang sakit, nagkaroon siya ng cancer ba, ma'am? Cancer. So, yun, no? Ang cause ng kanyang death. Actually, friend ban kami. Actually, daw, gaas. I don't know, hindi ko man gani kita na personal kilala, ya. Pero, through Facebook, nakita. Usual, nag-message sa naglana. Manami ang... Friend about, din talaga yung si nanay. Madami talaga siyang kaibigan. Because, about business, no? About Asta na. So, amoran ma'am ang ano na. So, our deepest sympathy and condolences sa lahat ng ating kababayan. Mga OFW, no? Ito yung sinapit ni Ma'am Linsky Mendoza sa kanyang Facebook account. Pero sa tunay na pangalan, Jolinda Padroncillo, no? Ng Poblacion Colasi Antique. So dito siya ngayon nakahimlay sa kanilang tahanan sa gilid ng hospital, no? Hospital site. Colasi District Hospital. Papasok lang kayo yung unang bahay na makikita nyo sa right side. Ayun ang bahay nila, no? Pero hindi talaga namin bahay. Oh, hindi daw, hindi nila bahay ito ng nila pamilya kasi sira yung bahay namin. Sira yung, hindi pa napaayos, no? Yun ang sana pangarap din ng nanay mo na paayos. Bali, pinayagan lang ako ng biyanan ko dito na iburol. So, napakabait ng biyanan mo. So, may mga ibang kapatid saan? Nandito rin ba sila ngayon? Yung kapatid ko nandoon sa isa housing. Kasi nagpahinga muna. Tapos, kasi doon sila nag-quarantine mo. Pagdating, kasi Maynila yung mga trabaho ba. So, nasa from Manila. Ikaw taga dito, nag-antay ka na lang dito. Tapos, yung kuya ko ngayon sa Iloilo kasi may nasikaso pa sa kalimuka. Kuha sa uwa. Oo.
Bakit may may pinatawag siya ng OWA, ma'am? Hindi. Bali, gusto namin sana na... Kasi, di ba, tapos na yung ano niya, yung... Contract niya, automatic, expired na din ang membership niya. Kaya kung pwede sana namin ba na... Hindi kasi, actually, pag in-extend ng... Hindi pwede naman na mag-expired. Dahil pag expired, uwi talaga siya. Na-extend. Pina-extend. Ibig sabihin, pero, may contract... May... Sabi ng ano niya, wala na talaga. Hindi niya na... Hindi sila nakapag... Kumbaga, voluntary na lang kasi siya. So, from April, no? May June. So, three months ang... So, 3 months. 3 months sana siya na... Nandito na sa Pilipinas kung naging maayos yung ano niya. Pero ito siya ngayon. Kaya din siguro siya mag-decide na ano. Magpa-opera kay ano. Entry yung gastos ba yun? Oh, para doon libre sana. So, kasi ito dito, mas malaking opera. Parang yung napagtrabaho niya nung din doon. Kulang pa. Kulang pa sa tawanan niya. So, ma'am, ikaw, manawagan ka sa ating mga kababayan na nakapanood, maging mga kaibigan. Kaya nga ito si Ma'am Marisa Perstil, nung makita niya na patay na yung nanay mo, hindi siya makapaniwala. At kahit ako, hindi rin ako makapaniwala. Kasi nga, yung mga pangarap niya na magkaroon siya ng negosyo, yung pangarap niya sa pamilya. Anong gusto mong panawagan, ma'am? Hindi ko alam, sir. Sa tulong. Financial. So kami sa tumakamubat. Rem, M. Paabot kami, ma'am, ng kaunting tulong para sa inyo. Sana marami rin ang makatulong bago mailibing yung nanay mo. So ma'am, may kaunting tulong kami na sa tumakamubat services offered. Yan lang kayo matang. Ma'am. So, yun nga, our deepest sympathy and condolences sa buong pamilya. So kami dito nung nalulungkot kami sa naging sinapit ni Ma'am Linsky Mendoza na siya ay na pumanaw na sa Kuwait, ngunit na iuwi yung kanyang mga labi dahil nga yung kanyang sakit ay cancer. So may mga apo na siya, Ma'am? May mga apo na siya? Oo, dalawa sa akin po. Ako pa lang may pamilya sa amin. So ilang taon pa lang? 28 po. Hindi, yung apo niya? 9 tsaka 7 years. So naabutan naman niya. Nakita. Pero maliit pa lang, malis eh. Ngayon, malaki na yun. So, ayan, no? Saludo tayo sa ating mga OFW na naging bayaning Pilipino, no? Dahil sila ang nagsisikap sana sa abroad para sa pamilya. Ngunit ito yung sinapit ni Ma'am Linsky Mendoza, no? Sa Facebook at sa tunay na buhay ay si Ma'am Yolinda Padrancilio. So, our deepest sympathy muli sa mga kababayan, mga kaibigan na nais magpadala ng kanilang tulong. Maaari lamang pong magpadala, contact na yung ma'am. So, pwede rin po sa aking Facebook account, Sunshine Mendoza Padrancilio, tsaka sa number na 0965-1032294. Ma'am, meron kayong GCash? Yun din po sa number na yun. Paulit nga ng number, ma'am. 0965-1032294. Pangalan, ma'am? Sunshine Padrancilio. Sunshine Mendoza Padrancilio. Sa Facebook account. So maraming salamat at God is so good all the times. Our deepest sympathy and condolences muli sa buong pamilya. Kami po ay nakikiramay.